Ano, kumusta ka na? Okay lang. Grabe. Ano, syempre, ano kasi itong mga nakaraan, grabe yung stress sa school. Kaya kita mo naman. Lahat. Ano, di ba yun nga, sem break kami, pero tinambakan kami ng gawain. Siguro dahil na rin, ano, graduating kami, ganun. Oh, siguro, pag graduating, tas parang ilang months na rin, ilang months na lang din naman yun, di ba? Kaya nga, konting ano pa. Tapos, oh, grabe naman yun, di ba? Ano kayo? Parang binigyan kayo ng break 1 week. Tapos biglang puro iniwan na kayong mga gawain. Ano? Ang nga ito. Kaya yung 1 week na yun, pagpunta nyo nga, kaka-exam lang namin. Tapos yun na, after ng exam, may mga nakalagay na agad ako sa schedule ko na gagawa ako nitong video presentation, mag-i-edit pa ako. Tapos ipapasa ko din agad, ano, siguro mga 27. Tapos eto naman, may practice kaming ano, sasayaw. Grabe, sobrang stress. Nakatulog ka pa naman. Nakakain ka pa naman ng maayos. Ewan. Ewan. Okay lang. Ano, may eyelash ka ba? Hindi. Natural wala. Yan? Bakit? Astig, parang hindi siya yung may mga may mahaba, tapos may maiksi. Ay. Yung ano yun, natural yan. Siya? Natural? Pero natry ko na before yung ano. Nagpa-eyelash extension. Kay Rachel. Mas mahaba yung ano ng kuya ko dyan. Pilik. From saan nga kayo talaga? Saan lugar nyo dati? Panganiban. Ah, Jaypang. Malayo dito. Tapos ngayon, saan kayo nag-stay dun sa... Dyan sa may ano, sa Moreno. Kasi ano, last year kaka-transfer ko lang din naman. Asa nag-ano ka sa ano mismo sa Jaypang ka nag... grade 11? Siguro mga second sem na nag... transfer ako dahil basta may pinaka ano malalim na rason. Ikaw naman, kumusta ka sa ano? Sa pag-aaral mo ngayon? Okay naman kasi ano naman, parang pag once kasi nagustuhan mo yung course mo, so, parang ano, parang madadalian ka. Hindi naman totally madadalian, mahirap pero ano. Pero parang masaya siya kahit mahirap. Enjoyin mo na lang yung hirap, no? Kasi, ano, no choice. Kasama talaga yun sa buhay ng tao. Yung mahirap. Tapos kami nun dati, ano, actually, lumaki ako sa, ano, sa QC. QC kami. Sa QC. Tapos, kasama namin si Kuya Arnel noon. Nag-school pa rin siya. Dati doon, nag-school siya. Kaya na, bisita siya sa amin. Tapos late lang kami nakapunta rito sa Dait eh. So yun, dito na din ako nag-school. Nag-elementary dito. Ah, dito ka na nag-ano, parang simula elementary, akala ko. Hindi, grade 3 siguro. Mga grade 4. Not sure. Yun, mga ganun. Tapos, ano. Hanggang ngayon, dito pa rin. Yun ako na ako. So, kasama mo dyan pati mga magulang mo tsaka kapatid mo? Oh, sila mama. Nandun sa Talisay din sila. Sa Talisay naman sila. Sa may Kahabaan. Hindi ko yun alam. Hindi mo alam. Hindi ko yun alam. Ano mga pinagkakabisihan mo? Wala, ACADS. Wala namang iba. Tsaka yung ano, kapag katulong ko ni ate kapag mga client siya, ganun. kapag may mga kunyari surprise or magde-decorate, katulong niya ako. Marunong na rin naman ako sa mga ginagawa. Ah, but ano ba yung ginagawa natin? Ano kasi siya, nag-start siya ng business paka ano niya nung nag-graduate siya. Nag-start siya ng business na yun na nga yung sa surprise ganyan. Tapos yung mga paggagawa ng bouquet. Ah. Nung unang gawa namin natatawa pa kami kasi talaga doon ko na-realize na ano, neto na lang pala na talaga magsisimula ka pala talaga sa parang yun pa lang yung alam mo. Tapos hanggang sa mag-improve na lang yung mga ano. Galing na. Buti na tumutulong ka kay ate mo. Wala naman ibang tutulong kay ate. Kundi ano, ako lang. Tsaka meron lang din man kaming kapatid. Pero syempre may sarili na silang pamilya. So parang... Pang ilan ba kayo lahat? Marami kami. Marami kayo. Ano? Siguro 9. Tapos pang ilan ka? 5. So, parang, ano, Mina sa middle. Okay.
Kayo? Dalawa lang. Dalawa lang. Tapos? Sino bunso? Ikaw o yung ano? Ikaw ang bunso? Oo. Alaka na ng bunso ng mama mo? Kaya nga. Kaya nga. Ano ba? Saka pala ngayon. San ka ngayon? Nilakad ka, ganun. Meron. Ano naman, kada linggo? Kada linggo, nagsisimba ako. Ano religion mo? Katolik. Ay, Katolik. Hindi, may ba may mga nagsisimba din ng ano? Ano? Christian yata yun. Siguro. Hindi ko lang sure. Basta may ganun. Samba naman ang tawag sa kanila. Ayan. Ikaw? Wala, Katolik lang din. Katolik. Pares lang naman pala tayo. Kaya, so, magsisimba ka din? Mamaya. Ayoko nang mainit. Mga paggabi na ako nasimba. Pares kayo ni Sir Adi. Takot sa araw. Sino Sir Adi? Ay, si ano? Ah, si Day. Pinsan mo pala. Nasanay na kami. Mm. Kasi naging client din siya ni Ate before. Mm. Nung, ano ba ito? Nung 17? 16. 16 ni Rachel. Ah, okay. 16? 17. Doon namin siya nakilala. Tapos yun sila, Kuya Rob, ganun. Ayos ah. Pero nasa diet na kayo nun? O nasa? Nasa diet na. Nag-transfer na ako nun eh. Nag-ano nga ako nun siguro. Pang umaga kasi ang pasok ko nung time na yun kasi grade 11 pa lang ako. Tapos, after ko nun sa school, nag-lunch ako tapos dumiretso na agad ako dito kasi sabi ni ate, kailangan niya daw ng katulong. Nasa simula pa lang din kami nun. Mag-review, ganyan. Tapos yung bigla na lang, kahit pa paano. Ang, ay, ano? Ah, doon muna nakilala si Daddy Donut. Hindi ko pa nga yung kilala dati, nung ano, sabi ko, ate, sino dyan yung kausap mo? Kasi magkamukha sila ni, ano, ni Tatay Rizan. Sabi ko, sino daw dito si, ano, si Sir Adi na tinatawag ni ate? Sabi ko, basta may anak. Eh, pare sila may anak ni Tatay Rizan. Eh, di ko pa nun kilala si Tatay Rizan. Hanggang sa, yun, madalas na kami nabalik dito kasi nga may mga pa-surprise, may ka-ano. Si ate ang madalas ko gumagawa. Tapos yun, doon na kami napunta dito ng walapit. Palapit na kayo. Bait nila na. Sobra. Lalo na si ano. Si? Lahat naman sila. Wala na, huwag na tayo mag ano. Papasok na naman lang bukas. Oo, may pasok na bukas eh. Ano oras pasok niyo bukas? Ano, panghapon ako. So, bali, 12:30 hanggang 6:30 ang pasok ko. Ikaw? Di ba pag college naman, ano, may oras putol, lang? Putol-putol siya. Putol-putol siya. Tapos, ano? Yun, putol-putol siya. Kaya, ano, parang, may kung may gagawin ka, pwede mo pang magawa. Kasi, for example, 7 to 8, tapos 9 to 10, vacant ka na yan. Grabe yung pasok mo. Pero sa iba, siguro, dire-diretso. Hindi ko sure. Sa eduk. Siguro sa eduk, kasi yung sa boardmate namin, ganun. Ah, ganun sila. Sa mabini din? Putol-putol. Ando nung nakaraan. Kasi yan, paputol-putol din. Bawat diretsuan. Putol-putol din? Sabi nila? Na online class naman sila eh, kapag nauwi minsan. Stig na. Kaya nakikita ko na yung ano, yung hirap ng mga college student. Kasi yun nga, mga college na yung kasama ko dun. Nakikita ko sila kung paano sila ma-stress. Kasi ako naman, eto. Kasi pag college na kasi parang, yun na, pinaprepare ka na para lalo na, ano na yung mga yun eh? Third year college na? O, pag third year talaga yung pinaka-worst niyan. Kasi pag third year, sabi nila, pag third year daw, dun mo na yung parang ipapasok, ma-OJT na papasok sa kung saan. Kaya normal na yun mag, ano? Kaya yung pag senior high parang basic lang. Joke. Mayroon din naman. Yung senior high na basic, ito ba yun? Ayoko na. Kung
Anong, nagre-research na rin kayo? Siguro ang sunod, yun na nga, yung instructional material dun yun. Diba karamihan sa, ano, sa research na ginagawa, yung ano, ano nga ito? Yung parang, sa ano lang din, sa mga, anong tawag dito? Basta sa mga, sa words lang. Kaya kapag ano ba, sa kapag, diba dalawang klase yan? Quantity at quality. Ko alam eh. Qualitative research saka ano, quantitative. Mm. Sa amin kasi quantity na kami ngayon. Oo. Mm. Ang para sa akin nahirapan pero lahat naman 'yun nahirapan sa ano sa quality. Ang sa quantity, ang ano lang talaga dun, yung talagang doon na yung mga computations, sa mga gastusin. Mm. Yung instructional material kasi ang pinag-uusapan sa amin. Mm-hmm. So, ay hindi marunong magpanday, hindi rin marunong maglagari yung kaklase ko. Sabi ko ako na. Kasi hindi ano naman kasi bata pa lang kasi ako. Sanay ka na. Ano? Hindi marunong ano, nakikita ka. Ako si Papa. Mm-hmm. Makikitaan ako niya ni Papa, hawak ko na yung lagari, ginaganyan-ganyan ko na yung kahoy. Mm-hmm. Tapos minsan naman kapag nakikita akong ano nagtataas sila man ng mga pawid. Mm-hmm. Nakikita na ako dyan ni Papa, nagbubuhat na din ako. Mm-hmm. Kaya ginagalitan ako nun. Tapos yun, kakaganon sa akin. Adapt mo, ganun. Oo, ganun. Tapos, sanay kasi ako noon kapag may ginagawa si Papa. Mm-hmm. Nakikiano ako. Kasi gusto ko yung ginagawa nila. Mga ano, lalo na yung pagpanday. Mm-hmm. Kaya nung ano, tapos yun na kapag minsan naman na may kailangan ayusin sa ano, so nyari sa speaker, sa mga amplifier. Mm-hmm. Nakikita ko si Papa kung paano niya ginaganon, ganun. E di yun. Tapos balik tayo din sa research. Yun na nga, ano, hindi marunong yung kaklase ko. So, ako yung Nagari. Ako yung mag-ano din. Bukas namin gagawin. Ngayon kasi sana. Kaso sabi nung classmate ko, di pa rin naman daw nakakabili ng materials. Hmm. Yung lalaki naman ng classmate, bukod yun sa pinag-ambag-ambaga namin every week, na pera, bukod dun, magbibili pa kami ng ano, ng mga plywood, pintura, o yung pang spray, tapos yung mga pako. Hindi ko alam, parang, Ba't may ganun? Ano kasi siya, ang parang magpo-provide ka kasi ng instructional material para sa mga bata. Mm. Grade 8 student kasi ang ano namin, nakuha naming respondents. Mm. Tapos, yun. Wala nang makalabot ako. Parang ang hirap nung pahirap sila. Oh, sobrang hirap ngayon kasi nakikita ko rin sa mga junior high. May pa, ano na rin, PowerPoint presentation. Oh, kasi nga, parang nagiging, ano, parang yung technology natin. So, di na yung lumang, makalumang pagpe-presentation. Di ba dati, Manila paper? Eh, dapat naka-PowerPoint print, na. Puro print, ganyan. Tapos, Saan tayo? Nakalimutan ko yung part na sinasabi. Na, actually, nadidistract kasi ako sa'yo kasi ang ganda ng pilik mata mo. No, sa'yo na. Oh. Stig, no? Kala ko pinagawa. Tunay pala. Akala din nung ano, nung klase ko, sabi daw, may ano yan, nagmaskara ka, ganyan. Tapos sabi ko, ha, hindi. Kasi ano, ganyan-ganyan ka pa. Pag yan nagkaralat, ganyan-ganyan. Hmm. Sabi ko, hindi ako nag-ano. Kasi ano nga, di ko alam. Si mama kasi, nung bata pa siya gano'n, ganito na rin yung ano. Hmm. So, papa ko. Ganyan din yung ate mo? Yung kay ate, mahaba lang, pero hindi siya pa ano. Sa kuya ko, oo. Pag ganyan, oh, tapos mahaba. Parang babae. Awkward. Kaya tinatawag yun ng kapitbahay namin ng dalaga. Angas pa gano'n eh. Diba? Ganda. Kasi ang kapal ng kilay mo. Masimba ka pa? Ano oras pala simba mo? 6. Ah, 6. Ako, panggabi pa ako. Saan ka ba nasimba? Ikaw, saan? St. John. St. John ka. Katedral ako eh. Hmm? Hmm. Doon ako sanay. Check ko lang.